morning. Welcome to Simpleng Hardin. Inspired by, ano, certified zombie. Oh, yan, yan, o. Gusto ko yung pagiging garden niya makulay. Sa amin, magulo. Sa kanya, organized. Sa kanya, organized. At wala akong puting bato. Iba, graba. Ayan, o, graba. Inayos ko lang siya kahapon, konti. Dahil magulo siya, late hindi ako nakapag-garden. Oo. Dahil... Mayroong nabisi. Ayan. Ito, pinadiyan ko na siya. Ayoko dito. Ito, pinalit ko siya. Kasi, nag-aano sa dulo. Oo, maraming nagtatanong dyan. Maganda. Oo. Ano ko siya kasi... Epicia. Ano yung kanya. Ayan. Tapos... Naglagay ako na yung chair na hindi na nagagamit. Nakiko doon. Dalawa. May chair na doon. Nilagyan ko lang ng parang yung mga tiles na luma. Ah. Nagka-problem ako dito sa... Wait lang. Sa aking... Sa aking... Prince of Oil. Ito. Niripat ko to. Niripat ko siya. Ayun yung pot niya. Napuno siya ng langgam. Langgam? Bakit kaya? Kasi orange. Hindi, masimang so, orange. Lang, pag dilig ko, nakita ko. Doon kasi siya dati nakapwesto. So, nilipat ko ngayon. Pero may palpalabas siya. So, may, anong klaseng langgam? What kind of ants? Red ants? Black ants? Black. Ah. So, black ants like the prince of orange. Hindi siguro yung... Yung ano niya, kasi dati meron, ang ano nito is, ito, coco ano. Coco husk. Hindi ito husk, husk ba yan? Chips. Sabi ko chips na maliliit pero malaki yung binigay sa akin ng seller. Tapos, ang laman nito dati is ganito pa rin naman. Tapos yung kinuha kong acacia bark sa Palo Alto, yung pinulot natin. Sinagyan ko ng perlite. Yung mix ng tatlo. Baka may ants na yun, kasi di ba may ants na yung bark nung ano. Oo, baka nga dun sa, ano, yung sa acacia bark dun sa Palo Alto. Baka may something na, kasi pinulot ko lang siya dun. So, kasi dun nagbabaha yung mga black ants eh. So, when we got those driftwood, they already had dali, ants. You know, may in-order ako sa Shopee, ang sabi niya bark, ano, acacia ano daw to. Tama ba? Acacia bark yan? From, sabi niya, ayan. I can't tell. Mukha siyang, I don't know. Tapos, ako, sabi, acacia ano din daw to? Eh, ganun nga eh. So, black ants like acacia trees. So, they live inside the dead bark. Pero kasi bark. Sabi, pag Prince of Orange, yun yung mixture na gusto niya. Yung tatlong yun. Gusto naman niya kasi lumaki siya oh. Ang dami, lit lang ito dati. Pero lumaki siya. Ayan siya. At lagi palabas siya. Pag lumabas siya, orange. Ito na sobrang siguro sa araw din. Oh, ito yung dati pa. Ito burned. Yung dati pa nung... So, ano yung... Panlalaki ng dahon, no? Nung yung coleus. Oo, ito yung nito. Yata yung lumalaki at talaga ang dahon ito eh. Ayan. Oh, lalaki ng dahon ng coleus, oh. Dahil siguro sa araw. Kasi yung iba doon sa kabila, lalaki din, eh. Hindi, meron talagang coleus na malaki. Lumalaki ang dahon. Merong nakariting lang siyang gano'n. Eh, no, laki-laki doon sa kabila, eh, oh. Oo, ayan. Tapos, ano ba? Ito. Hindi ko alam kung ano yun, eh. Nilagay ko dyan kasi sa loob ng bahay. Green ito, emerald. Na ano siya, eh. Di ba yun yung green emerald? Ay, green emerald. Ang tawag doon yung mga red emerald ba yun? Hindi ko alam. Binili ko lang din doon sa ano. Oh, red eh. Yung ilalim eh. Saan doon? Galing kay ate. Pinagsama-sama ko sila. Maliban sa Adansonyay. Yun o, Adansonyay. Yun o. Oo. Yan. Swiss cheese plant. Swiss cheese. Ayan. Ito, ayusin ko kaya yun kasi... Nagulo siya. At yung init nga kasi, talagang ang init dito hanggang anong oras, hanggang
Ingat ko na ganyan. Baka kailangan natin ng ano, yung mister. Mister. Mister? Mister. Ako yung mister ko eh. Ako yung mister? Hindi missis. Kailangan kami, ano. Dito yung lipat po, ayun o. Yung muna nga nga inang halong. Grasshopper. Ako na kalbo niya. Uy, uy. Eh, lumipat lang siya. Ayun. Ilagay ko to dito kasi dun sa pwesto niya naggaganto siya. So, ano pero dun? Direct sand din yan. Hindi, saglit lang ang sand dito sa area natin. Saglit lang yan. Saka morning eh. Okay lang yung morning. At dun kasi ano. Oh, ito. Ang lalaki din dahon eh. Parang lumalaki yung dahon nila during summer. Ano ko ba? Lumabo sila eh. Oo. Pati yung Persian shield, yung lalaki ng dahon na yun. Ito, pakita ko sa iyo yung malaking dahon na isang coleus. Ito yung isang coleus na ang laki ng dahon, no? Kasi ang laki na ng kamay ko, oh. Oh. Ang laki, oh. Kaya titura ko yata binili yan. Oo. And this is another coleus with large leaves, oh. I mean, all of them have larger leaves na. Hindi ko alam ba tumalang yung mga leaves na. Ito na. Oh, look at this. Look, the leaves are so large now. It must have something to do with the sun, the summer sun. Okay. So, alam ko nakatulong yung ano, kasi diba kay ate, malalaki yung leaves niya. Oh, look at how big these are. Diba? Mm. Alam mo? Ginawa, diba, binigyan niya yung ako special, ng... ano, oo. Compost? Oo. Oo nga. Kaya nung diniligan ko siya nito every week, ayan na sila. So, kailangan niya ng rich soil. No, ayun na. Ano lang yun? Kung gusto niyong gumawa. Oo. Yung parang tira-tira sa pagkain na, ano? Yung mga gulay-gulay, pinagtabasan. Yung mga pinagtabasan ng gulay, lagay niyo sa isang container. You know, vegetable leftovers, vegetable cuttings. Tapos, put them in a container, mix them all together. Lagay niyo ng sugar. And it will... Tapos, stay niyo siya na mga weeks. Hanggang sa may makikuha kayong mold. Hindi, parang liquid doon. Okay, yun nga yung... Mimix mo sa ano? Ah, the liquid. Not the... liquid. Not the mulcher. Oo, yun na yung mimix mo doon sa water. At yun na yung pang-didilig mo sa kanila. Oo, watch that episode. We have that episode. At yung may ginawa ako ngayon dyan. Hindi ko pa magagamit. Yeah, it's mga... kitchen waste. It's kitchen plant waste, vegetable waste, fruit waste. Simula ano na. So, put it in a container, put them all in a container, and after a few weeks, there's liquid at the bottom, and then use that. It's full of nutrients. Mix nyo sa ano? Sa ano? Ayan na, nakabawi na yung mga plants kong na-apekto. Ganun drum kasi yung kinagamit ko, tapos doon ako nag-mimix ng noon. Yung drum, so that's the drum, that bucket. Oo. Minsan nga yung Miracle Grow. Yun. Miracle Grow. Pero lately ang ginagamit ko nga yung organic siya, diba? Yun muna yung ginamit ko. Kasi observe ko kung mas okay. Itong, yan, yun nangyari nung mga siguro 2 weeks ko nang ginawa. Dalawang best na. Dalawang, 2 consecutive. Ayan. Ayan na nangyari. Lumaki ang mga dahon nila. Ayan. Oo nga na. So, yun yung sikreto kung paano mapalaki kasi ang dahon. Kasi kaya nalaki ng dahon niya, di ba? Kasi, so your coleus plants are all in pots. Because we don't plant directly into the soil because there's something wrong with the soil here. So, it might be that the soil just needed some nutrients. So, and the compost juice filled in for those missing nutrients. Tulong na siguro talaga. Ayan. Dito ako tapos mag-ayos ng garden. Kasi ganitong oras, ang init na oh. Oo nga, kaya init. Super heat. Ako ng super hot. Kahapon, nag-start ako ng mag-3 na yata. Kasi ang init na talaga. Okay, so yesterday you started at 3 p.m. You started gardening at 3 p.m. Naayos ko. Pero ngayon, subukan ko. So, what did you do yesterday? Ito nga. Kasi sobrang nakasabog na yung plastic. So, you just made a few... Nagpipat ako ng ilan. Kasi no, so, you changed the placements of some of your plants. Oo, ito. Ito nga, sinabit ko.
Inabis ko to. Ito. So, kahit inabis ko siya. Kasi ito, ano siya doon. Ayan, yan. Ito, actually, ito, pwede ko na itong itanim. Oo nga. Pwede na ako mag-propagate niya. Yes, you can cut that and it will produce a new epicia. Oo. Ayan, pwede ko na yan. Ano, propagate. Ito nga, ang dami ko na dapat mag-propagate. Kaya wala akong time eh. Pero ayan siya. Sa init ha, naaano sila? Oo nga, no? That's the problem with summer here in the Philippines. So, kailangan sila siguro i-mist. Hindi ko alam ang epicia kung good na minimist eh. Search ko nga siya. Kayo ba? Alam niyo ba? Paki-comment na lang. Oo. Kung okay lang na minimist ang epicia. Pili tayo ng mister. Ayan sila. Ayan yung bigon. Oh, pati yung mga bigonya, mas malaki yung mga leaves. Ayan, they all seem to have larger leaves. Ayan na siya. Ayun, ang gaganda. Ang ganda tuwing summer kaya lang napakainit. So hot during summer here in the Philippines. Kahit mag-build ako ngayong morning, di ba? Pagdating ng mga 2 o'clock or 1 o'clock, bagsak lahat ng dahon. Walang So yung mister ba yun, di ba? Ano ba yun? Sina-charge? Waterproof ba yun? Pwede ba mag-iwan dyan like you know, during the day and even if it rains or... Ayan, yung ginagamit, yung pag nasa loob ng bahay, di ba? Hindi pwede sa outdoor? Baka pwede sa outdoor. Masyadong open. Oh, baka pwede sa outdoor. Ito nga. Ayan yung mga maliliit. So you guys know a mister that can be used outdoors? Ayan, a misting device? Ganun lang, cut, parang kumapal siya. Ayan, cut lang. Oo. Yung turtle vine mo na yun, yun yung variegated. Ito. Itong may orange. Morning glory. Morning glory pala. Sorry guys. Kaya pala ganun na itsura. Hindi siya turtle vine. Ito, turtle vine. Morning glory din yan. Ah, okay. Ito yung variegated. Yan ang turtle vine. Oo. Yung isa pa ganun, ayusin ko pa rin. This is the variegated. That's also turtle vine, but it's not variegated yet. Variegated. Oh, see the difference? Pero itong morning glory mo, this is also variegated because the leaves are orange. Some of the leaves are orange. See? Magaganyan siya. Una, green at green. Tapos magaganyan siya. Parang ganito. Oh, but it's just green. Nagtagal siya, nagiging ganito. Ganito din siya dati. Oh, pero iba. Look at the difference. So, this has orange leaves. And this one doesn't have orange leaves. Iba? Flower yun naman siya, oh. Yung nga yung ganda. Morning glory. Morning muta. Morning glory is sunrise, diba? Sabi yung tawag nyo sa muta. Morning glory. Morning glory. Ko alam yun, eh. Grabe. May morning glory ka. Wala, kaliligo ko na. Ang dami nagtatanong tungkol dito sa chicken feet mo. Oh, malalaki din ang leaves ngayon. Healthy siya ngayon. Ayan. Pero na UV light ko rin yan. Pero healthy siya. No, sana hindi ako yung naging dahilan na sa pag-wilt ng jewel plant. Pero ganun talaga, guys. Pag-ikon jewel plant. Okay na rin siya. Meron ka pang jewel plant dito? Hindi pala jewel plant. Sorry, chicken feet na ano. Chicken pox. At yung binili ko, hindi ko pa nare-repot. Yan yung 150, ang mahal daw. Sabi ng mga co-comment. Oo. Ay, may mushroom. Huwag mong hawakan yun. Baka poisonous yan. Mahal nga siya sa isa. You got mushroom, sir. Oh, bird. Yan. Ay, ano natin, di ba? Ang layo niya kasi parang... Sige na. Napakailan lang yung bumibili sa kanya. So, makabenta siya ng isa. Happy na siya. So, sabi nila, mura nga daw yung 10 pesos per the Mayana cuttings. Pero mukhang may roots na naman yung mga cuttings. Kahit okay content. Na yan. Okay na yan. Kasi kaya sa pupunta pa ako sila. Agulonema,
Mahirap sila, mas malayo, mas magastos. Oo, wag i-compare yung presyo sa silang at kung saan. Oo, kasi gano'n nga, di ba, marami nag-upload na murang halaman sa silang. Oo. Okay, ako nga, murang nga lang. Okay. Pero kasi kung halimbawa kami, pupunta pa kami sa silang para mamili. Mas magastos pa, no? Ang gasolina, ang toilet. Yeah, ayan, nakamura nga ako. Tapos kakain ka pa. Kakain pa ako. So, dito na lang ako sa tabi-tabi. Pareho lang. Kailangan na yung dilig. Didilig na ako. Ayan, sige. So, thank you for watching Simpleng Hardin. Please like and subscribe.